awat, awat. Opo, opo! Yung mic! Awat! Oh, Gabi! Awat na! Grabe! Oh, kaya. He deserves a shot. Sa sumpo ko naman siya. Okay. Bigyan natin. Cake! Nakakagulat naman talaga. Okay. Bago ka ba sa channel na to? Huwag kalimutan mag-subscribe. At isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga idol! Kalmadong pumapasok ng stage itong si Bad Boy ng Cebu. At kung mapapansin natin, kasama nito si Albert Prince Pagara. Si Pagara nga ang tumatayong trainer nitong si Bad Boy ng Cebu. Samantala sa kabilang corner naman, bit-bit ni Captain Barbell ang ginto nito. Gintong Barbell. God! Wow! Mapunta na tayo sa presko ng dalawa. Paulit-ulit na sinasabi nitong si Bad Boy ng Cebu na bakla daw itong si Captain Barbell. Dati nga daw ay wala itong tato, pero nang malaunan ay nagpatato na rin. At sinabing idolo daw siya ni Captain Barbell kaya nagpatato ito. Samantala, paulit-ulit namang sinasabi nitong si Captain Barbell na adik daw itong si Bad Boy ng Cebu. Adik eh! Di ba? Adik eh! Di ba? Sabi nga naman ni Captain Barbell, sino nga ba naman daw matinong tao magpapatato sa muka? Kaya naman paulit-ulit nitong sinasabing adik daw itong si Bad Boy ng Cebu. Paliwanag naman itong si Bad Boy ng Cebu, hindi daw siya adik. Sa katunayan nga daw, daladala nito ang drug test result na galing sa Cebu na nagsasabing hindi daw siya adik. Balak pa ang isapak ni Bad Boy ng Cebu kay Captain Barbell ang drug test result na yun. Pero naawat lang ng mga bouncer. Ang matindi dito mga brad, umikse na itong si Rob Moya na ex ni Tony Fowler. Ayon nga kay Makagago, ay gusto niyang itapat si Rob Moya kung sino ang mananalo kay Captain Barbell at kay Bad Boy ng Cebu. Pero hindi na makapaghintay itong si Rob Moya at sinugod, binato ng mic itong si Bad Boy ng Cebu. Nagulat nga sa pangyayari itong si Tony Fowler at hindi inaasahang magkakaganon. Grabe! Oh, kaya he deserves a shot. Sisuntuan ang mga sigat. Tama. Sige. Okay. Bigyan natin. Okay. Nakagulat naman talaga, oh. Okay.